Ipinatutupad man ang mandatory evacuation sa barangay Bagong Tubig sa Tagaytay, may isang lugar doon kung saan pinapayagang manatili ang mga residente. Ang problema, hindi raw sila nakakatanggap ng relief goods. May report si Sandra Aguinaldo. Isang barangay Bagong Tubig sa dalawang barangay na may mandatory evacuation sa Tagaytay City. May bahagyang hindi pagkakaintindihan nung una ang ilang residente at nagbabantay na pulis. Itatawag ko muna sa hepe ko ha. Itatawag ko muna. Sandali po. Dewa muna kayo mga blood. Hanggang pagbigyan ng Tagaytay PNP ang mga residente na pansamantalang makapasok. Kasama ang PNP, pumasok din sa barangay ang mga miyembro ng media. Mula sa Tagaytay Ridge, bumaba ang aming sasakyan sa makipot at matarik na kalsada. Berde ang paligid, hindi kulay abo. Kapag tumingala ka, doon mo mapapansing higit na mababa ang barangay na ito kesa sa Tagaytay Ridge. Mula dito sa Barangay Bagong Tubig, makikita mo na yung bulkan ng Taal. Ang sinasabi ng mga taga rito, mas mataas sila kaysa sa ibang bayan ng Batangas. Kaya panawagan nila sa local government, sana raw payagan sila na araw-araw makabalik para pakainin ang kanilang mga alagang hayop. Ipinakita sa amin ng isang residente ang dahilan kung bakit porsigido siyang bumalik araw-araw. Isang daang manok na pansabong at 12 baboy. Dahil po naman ay sa totoo lang may puhunan na niyo. Ano ba, pagkaya niya na utang pa eh. Kaya pagka nawala yun, pinabayaan din, wala na kayong pambayad sa utang. Wala na pagkukuhanan. As in, zero talaga. Ang pinakamababang bahagi ng barangay, may magandang view ng Taal Volcano at ng ilang bayan ng Batangas na mas mababa rito. Sinabihan ko na sila na kinakailangan paggabi ay talagang pumunta na sila sa dapat na yung evacuation center. May bahagi rin ang Barangay Bagong Tubig na kahilera ng mga hotel at restaurant sa Tagaytay Ridge. Dito pwedeng manatili ang mga residente. Isang bahay nga dito, merong 30 evacuee mula sa mababang bahagi ng barangay at maging galing sa bayan ng Lauret. Kamag-anak ko sila, tsaka bukal naman po sa loob ko ang pagtanggap sa kanila dahil sa mga ganitong uri ng sakuna, kami-kami lang din po ang magtutulungan. Sabi nga, hoy, puputok daw uli, ay maliwanag mo naman. Ay, kung ako ang nasunod, hindi ako umalis sa bahay at kami naman hindi na gagambala doon. Isa sa nakatira dito, may sakit daw kaya minabuting hindi na magpunta sa evacuation center. Ang problema, hindi raw sila nararating na relief goods mula sa Laurel. Huwag maging hinanakit yung mga taga amin sa Laurel. Wala pong naibigay pa sa amin kahit iisang biting na bigas. Wala pong nakakating sa amin kahit isang dilata. Ngayong araw, magbubukas sana ang ilan sa mga eskwelahan sa Tagaytay pero hindi ito natuloy. Nakataas pa rin kasi ang alert level 4 at kailangan daw matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Mula sa Tagaytay City, Sandra Aguinaldo, GMA News.